Bogo, welcome back naman sa ating YouTube channel. Ngayong araw ay gagawa tayo ng pansit kabagan, ang sikat na pansit ng Isabela. Ihanda na muna natin ang ating mga ingredients. Una ay ang baboy o pork belly. Pang lechon kawali o mas kilala sa Isabelang karahay. Sunod ay ang ating pusit na pwede nating gawing calamares pang toppings kasama ng karahay. Pagkatapos nating hugasan ang ating pusit ay hiwain lang natin ito ayon sa gusto nating laki. Depende sa inyo mga kabogo kung anong gusto nyong toppings ang ilagay sa inyong pansit. Pwede kayo mag-isip ng kahit anong toppings. Sunod naman ay ang ating bawang. Katulad ng ibang pansit ay kailangan din natin ng bawang at sibuyas. Pero sa pansit kabagan ay ginagamit ang sibuyas pang toppings. Katulad ng sa Lomi Batangas. Ala eh! Ay kasarap naman ang mga pansit na iyan! Katulad ng usual na pansit mga kabogo, kailangan din natin ng gulay. Tulad ng carrots at sayote. Hiwain lang natin siya ng katulad niyan, pahaba. Yung parang pansit lang talaga. Pwede nyo rin haluan ng iba't ibang klaseng pansit. Ay, ng iba't ibang gulay katulad ng cabbage. At tapos na nating pakuluan ng ating baboy. Ayan. Pwede na natin siyang hiwain para prituhin mamaya. Huwag niyong itatapon ang pinagpakaluan ng baboy dahil pwede natin siyang gamitin para sa sabaw ng pansit mamaya. Yan. Ang sa akin, hiniwa ko lang sa gitna para pwede ko pa siyang hiwain ng maraming beses mga kabogo. Tapos, depende sa inyo kung gusto niyo pang hiwain ng bite size, ganyan. Ayan, ready na natin siyang prituhin. Pag naprito na natin siya, o habang piniprito natin siya, ihanda na rin natin yung iba nating ingredients tulad ng calamares. Para pagkatapos prituhin ng baboy ay isusunod na natin ang calamares. At habang inahanda natin ang ating calamares ay humingi na tayo ng tulong sa ating assistant na maghiwa ng gulay. At ayan na! Ready na ang ating karahay. O, diba? Kita nyo naman mga kabogo. Crispy. Pwede talaga siyang pang topping sa ating pansit. At pwede rin siyang gawing ulam. At isunod na natin ang ating pusit. Gagawin na natin siyang calamares. Ipang tatopping din natin siya sa pansit kabogo. Pero depende sa inyo kung anong gusto niyang topping. Iba-iba, may lumpia, may fishbowl, kayo nang bahala mga kabogo. At ito na ang ating kumpletong mga rekado. Ayan, kita nyo may gulay, may karahay, may bawang sibuyas at calamares. Una, ikisa muna natin ang bawang. Ayan, tapos haluwi-luwi natin ng konti. At pagkatapos natin ilagay ang bawang ay isunod na natin ang baboy. Yan. Nagtira ako ng baboy na nilaga kanina. Hindi ko ni lahat na prinito para may pangsahog din tayo sa pansit natin. Hindi lang siya pang toppings. At atin na rin itong timplahan ng paminta at seasoning para mas lalong lumasa ang ating pansit. Atin na rin ilagay ang pinagpakuluan ng ating baboy kanina. Ang dagdag patlasa din yan mga kabogo. Kumbaga tinatawag din siyang pork broth. At dagdagan din natin ito ng kaunting tubig. At
hindi ka taga Isabela kung hindi mo alam ang seasoning na ito o ang toyong ito. Ang more ang sikreto ng mga guwapo. Ayan. At kapag kumulo na ang ating sabaw, ilagay na natin ang ating pansit kabagan o ang Mickey, kung tawagin nila dito. Mickey Mouse. At pakuluin lang natin ito ng kaunting oras. At pagkakumulo na ito, ay isunod na natin ang ating mga sahog, ang ating mga gulay. Ayan. Unahin natin ang mga matitigas na gulay tulad ng carrots at sayote. At kapag naluto na ang ating pansit at ang ating mga gulay na katulad nito, saka na natin idunod ang ating mga malalambot na gulay tulad ng pechay at cabbage. Ayan. Para marami tayong sahog. At pagka naluto na ang ating pansit, ito na ang kanyang kalalabasan. Ayan, o diba? Kitang-kita nyo naman mga kabugo. Ang sarap, pansit kabagan. May itlog, may karahay, at may kalamares. Samahan nyo na rin ng kalamansi. Kaya kung ano pang hinihintay nyo mga kabugo, try nyo na din gawin sa inyong mga bahay at mag-subscribe na rin kayo sa akin channel kung bago lang kayo. Maraming salamat mga kabugo and bye-bye!